God's day to all po, kapamilya. Welcome po ulit sa ating daily devotion. Good morning po sa lahat. So, before po tayo mag-start, mag-pray lang po tayo saglit. Father God, good morning po. Andito na naman po kami, mga anak nyo. Alam po namin na hinihintay nyo po kami parati, present. Lord, tulungan nyo po kami sa araw na to na maunawaan po namin yung mensahe nyo sa amin. Patnubayan nyo po, Lord, na kayo magsalita sa mensahe na ibibigay nyo sa amin ngayong araw na to. Buksan nyo po ang aming isip at ang aming puso, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. So, today po, ang devotion po natin is entitled, To Live as God's Child. Alam po ba ninyo kung paano mabuhay bilang isang anak ng Diyos? So, ang verse po natin is taken from 1 John 4, verse 16. Sabi niya, we know how much God loves us. Alam niyo po ba kung gaano kayo kamahal ni Lord? And we have put our trust in His love. So, yun po, parang pinapasa na sabi niya doon, yun yung sagot, no? How to live like as God's child. Sabi niya, we have put our trust in His love. So, nagtitiwala tayo sa pagmamahal na binigay niya sa atin. Ano po ba yung pagmamahal na yun? Paano po ba tayo kamahal ng Panginoon? Di po ba binigay niya po na sa atin si Jesus Christ? He sent His only Son, Jesus Christ, to die for all of our sins so that we may have eternal life. Kaya nga po, saglit lang po before basahin natin tong ano ha. Kasi po dito, nakasulat siya, verse 15, before po nun 16, sabi niya, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, if anyone, so tanong niyo nga po sa sarili niyo, ina-acknowledge niyo po ba na si Jesus Christ ay anak ng Diyos? O, kung yun po ay yes ang sagot niyo, ay may karugtong. Pagka daw po in-acknowledge nyo si Jesus as the Son of God who died for your sin, who died on the cross for us to have eternal life na binayaran niya ang ating mga kasalanan, then, kama, sabi niya, God lives in Him. So, if we acknowledge Jesus Christ as our Lord and Savior, na Son siya ni God, God lives in us. And He in God. And we live in God. Tsaka niya po sinabi yung verse na to. Sabi niya, sa ibang translation, sabi niya sa verse 16, and so we know and rely on the love God has for us. Nagre-rely po tayo doon yung pagmamahal na yun. Yung pagmamahal niya na si Jesus yung binigay niya para sa atin. God is love. Whoever lives in love, lives in God. Kaya po pag namubuhay tayo sa pagmamahal, we live in God. And God in Him. At ang Diyos ay nasa sa atin. Ano nga po ba yung pagmamahal na sinasabi doon? Di po ba yung pagmamahal ng Panginoon? Hindi niya lang sinabi. Ginawa niya. Yung pagmamahal niya may sakripisyo. Yung pagmamahal niya napaka-humble na nagpakumbaba siya. Siya yung unang nag-initiate ng pagmamahal para sa atin. Yung po yung pagmamahal na meron ang Panginoon. Kung isipin nga po natin yung sa Corinthians na dinidescribe niya ano ba ang totoong pagmamahal. Diba sabi niya, love is patient, love is kind. Hindi siya nagyayabang, hindi siya nagmamaliit, hindi siya rude. Tapos, ano pa po yung sabi nun, ayaw, hindi siya natutuwa pag gumagawa ng masama, but rejoices in truth. Tapos, ano pa ba yung sinabi doon, love always hopes, hindi nawawala ng pag-asa. Always trust, always protects, and always persevere. Kaya po ang totoong pagmamahal katulad ng Panginoon. Mula Old Testament, pinapakita niya kung paano magmahal, paano siya magmahal. Pinersevere niya tayo para magkaroon tayo yung pagmamahal niya, maramdaman natin lahat. Kaya po, pag andito na ang Panginoon, imposible po na hindi tayo magmamahal. Hindi man po tayo perpekto,
pero meron doon. Itatransform po tayo ng Panginoon para matuto tayo na totoong may pagmamahal sa ating puso, pati sa ating action. Ang daldal ko po talaga, no? Pero ito po ang ano ni Pastor Max Locado. Sabi niya, we never outgrow our need for a father's love. Kayo po ba na-outgrow nyo na yun? Nung nagka-boyfriend ka? Nagka-girlfriend ka? Nung nag-asawa ka? Hindi mo na ba, na-outgrow mo na ba yun? Yung pangangailangan sa pagmamahal ng ama mo? Di po ba, yung dito pa nga lang, ako hindi ko na-outgrow yun, may asawa na ako, pero gusto ko pa rin yun, kakamustahin ako, ano yung daddy, tapos lalambingin ko siya, ganun. Pero, kaya po pagbuhay pa ang mga tatay ninyo, may paramdam nyo rin po na kailangan nyo sila. Minsan, hindi sila perfect, pero alam nyo po yun, alam kong nakikita ng Panginoon na naka-built in sa atin yun. Hindi mo ma-outgrow yung need, yung pangangailangan mo sa pagmamahal ng isang ama. O kaya, hindi pa Father's Day ngayon ha, pero special na mga father ha. Kaya nga po, naalala ko tuloy si daddy ko. Ay, nako. Sabi niya pa po dito, we were wired to receive it. Eh di lalo na po kung yung pangangailangan natin sa pagmamahal ng ama nating nasa langit, di po ba? May I tell you just a bit about that love? Pwede po daw po ba sasabihin ni Pastor Max Locado? Listen closely. The words I give you are God's. Receive them slowly. Don't filter. Don't resist it or downplay it or deflect them. Just receive them. So ito pong second paragraph, sinasabi niya na siguro nag-pray si Pastor Max Locado, tapos Lord, ang gusto mo sabihin sa amin bilang mga anak mo. Kaya po ito parang nagsulat si Pastor Max Locado dito sa second verse ng parang isang dialogue na sinasabi sa atin ng Panginoon. So pag sinasabi ko po to, pakinggan niyo mabuti. Namnamin niyo po na ang Panginoong Jesus ang nagsasalita sa inyo. Ready na po, makinig po kayong mabuti, ha? My child, I want you in my new kingdom. I have swept away your offenses like the morning clouds, your sins like the morning mist. I have redeemed you. The transaction is sealed. The matter is settled. I, God, have made my choice. I chose you to be part of my forever family. Ulitin ko po. My child, anak, I want you in my new kingdom. I have swept away your offenses. Pati mga kasalanan mo, wala na. Iniligtas na kita. I have redeemed you. The transaction is sealed and the matter is settled. I, God, have made my choice. Pinipili kita na maging part ng aking forever family. Tanggapin po natin itong salita ng Panginoon. Kumisan pag binabasa ko po ito, alam ko po yung iba sa atin binubulungan ng kalaban na kasalanan ka, marami kang nagilawang pagkakamali, pero sabi ni Lord wala na yun. Once we are in Christ Jesus, ganun pagmamahal ni Lord, parang imposible, makasalanan ako . Hindi, wala, sinabi nga ni Katina, you are redeemed. Dahil, sabi niya, once you believe in His Son, Jesus Christ, and you receive Jesus Christ in your life. So, itong third po ha, sabi niya, let this word cement in your heart a deep, satisfying, fear-quenching confidence. Magkaroon ka ng confidence na ang God will never let you go.
Kaya nga po, yung totoong pagmamahal, hindi siya bumibigay, hindi siya magsasawa, hindi siya magsusurrender. You belong to Him. Yun yung po yung confidence na meron tayo dapat. Alam niyo po yung, pagka tinanong ka, pag namatay ka, saan ka pupunta? Pupunta ka sa langit, yes or no? Alam niyo po yung may confidence ka na, oo, pupunta ko sa langit. At bakit? Oh, at bakit? Yan po, mga tanong na pwedeng ipasok sa atin na makaya, bakit ka pupunta sa langit? Diba, parati, nakikita natin na may mga kasalanan pa tayo, pero sabi niya, let it be your confidence. Tapos sabi niya, to live as God's child, ano, papaano, sabi ni Sir Max Tocado, is to know at this very instant that you are loved by your Maker, not because you try to please Him and succeed, or fail to please Him and apologize, but because He wants to be your Father. Kaya nga po sabi niya, hindi tayo ang pumipili sa Kanya, kundi Siya ang pumili sa atin. Pero hindi po ibig sabihin niyo na, oh, ititigil na ako, tapinili na ako ni Lord. Di po ba pag pinili ka, parang sayang-saya ka ng ganyan, mas gagawa ka ng, mas matututo kang magmahal ng totoo sa kapwa at sa lahat. Kasi nga yun po yung overflowing joy natin, yung overflowing love ni Lord, na hindi lang po nasa sa atin lang, kundi lalabas at lalabas talaga yung pagmamahal na yun. At magbubunga yun, yung bear fruit. Magbe-bear ng, magbubunga po yung ano, pagmamahal ng Panginoon sa atin. Pagdating po dito sa, sabi niya na yung si God pinili ka niya at hindi mo na kailangan pang, hindi mo kailangan na mag-ano ka, itatry mo pang i-please yung tatay mo. Naalala ko po ito, si daddy noon, kinder po ako. Alam ko pong mataas ang pangarap ng mga tatay sa mga anak. Kinder pa lang po ako. Ang tatay ko sobrang bilib na bilib sa akin. Pero hindi po talaga ako ganun kagaling. Parati po ako nasa average. Nasa average. Pero alam niyo po, ang encouragement ni daddy sa akin, anak, galingan mo ha. Pagka nag-honor ka, bibilan kita ng game and watch. Sabi niya. Alam niyo po, yung parang binubus ka na mag-aral ka na mabuti. Kayang-kaya mo yan, magkaroon ka ng confidence sa sarili mo. Diba si Lord parang ganun yun eh. Parang pag sinasabi niya sa atin, may rewards tayo, may responsibility tayo, may rewards tayo. Parang encouragement mo yun. Tapos alam mo pa na mahal tayo ni God the Father. Ganun din siya. Ganun yung nakita ko sa daddy ko. Tapos alam niyo po, i-average lang po ako eh. Hindi po ako yung naging honor top student nung mga kinder days ko. Tapos, pero yung mga first honor, tinawag-tawag sila, may medal. Tapos, ang mga bigay yung mga bulaklak. Pero nung tinawag po ako, kahit na yung alam nyo, normal na mga batang umaakit lang sa stage, tapos mababa. Pero alam nyo po, ang daddy ko, kahit hindi ako nag-honor, binilan niya pa rin ako nung game and watch na yun. Tanda ko po yung Popeye, the Sailor Man. Kung kayo may mga laro ngayon, mga COD, mga League of Legends, noon po, game and watch lang. First time po ako magkaroon ng game and watch. Na kahit na hindi ako naging honor student o best in class, para sa tatay ko, pinili niya pa rin akong bilhan noon as a reward, kasi mahal niya ako dahil anak niya ako. Ganun din po si God the Father, pinili niya na maging anak niya tayo. At yung eternal life na yun, naku, isusurpas niya po ang lahat ng reward na pwedeng ibigay dito sa mundo. Alam niyo yun, yung feeling na ganun. Kaya nga po, ganun si God. He wants
He wants to be your father. Pinili niya yun na kayo, kahit hindi ka nakagawa pa ng napaka big time na ipi-please siya o ano, pinili ka niya for who you are. And everything will come. Parang magbe-bear na lang ng fruit yung pagmamahal na binigay niya at binuhos niya sa atin. Tapos sabi niya pa dito, all your efforts to win his affections are unnecessary. Sa totoo lang po, all your fears of losing his affection are needless. Di po ba parang, Lord, mahal mo po po ako? Parang yung last week na, Lord, okay lang po ba yung pagpe-pray ko? Tama lang po ba yung pagsalita ko? Hindi necessary sa Panginoon yun. Sabi niya, you can no more make him want you than you can convince him to abandon you. The adoption is irreversible. Pag in-adopt na tayo, if we are in God's family, hindi na, walang bawian. Wala nang bawian. Accept your place as God's adopted child. At pag yun po ay confident na tayo, na tayo ay anak na ng Panginoon, imposible po na hindi magbe-bear fruit lahat ng pagmamahal na naintindihan mo ng buong puso. Dahil mahihiya ka sa Panginoon na parang, alam niyo yung sobrang pagmamahal niya, gagawa ka ng mabuti. To be continued po, nung ginawa yun ng tatay ko sa akin, alam niyo yung nag-boost sa akin na mag-aaral akong mabuti. Kung kaya nila, di kaya ko rin. Gusto ko yung si daddy ko, si mommy ko, akit din sa stage. Yung bibigyan ko siya ng honor. Bibigyan ko sila ng honor bilang pinaghihirapan nila lahat. At alam niyo po, talagang umiyak ako noon. Sabi ko, Daddy, hindi ako magaling. Hindi talaga ako magaling. Elementary na po ako noon. Nasa grade 4 na po ako. Parati akong average. Tapos sabi niya sa akin, anak, kunin mo yung dalawang kutsilo, yung isa yun ito, tapos yung isa yun. Eh, yung isang kutsilo po, alam niyo po yung mga knife na matatalim na agad. At yung isa, yung napakakapal na knife na kailangan mo bang hasain ng hasain. So sabi ng tatay ko, anak, kunin mo yan. Tingnan mo, islicein mo. Yung carrots ba yun o patatas, basta islicein mo yan. Pag islice ko yung matalas na kutsilyo, ang ganda mag-slice, ang bilis. O ngayon, kunin mo yung isang kutsilyo. Yung isang klase na makapal na kutsilyo. In-slice ko, Daddy, ang hirap. Mahirap. Sabi niya, anak, ganyan ka. Ay, para ako nang hina. Pero anak, kunin mo yung hasaan na yun. Sige, kunin mo. Pinakuha sa akin ni Daddy, tinuruan niya ako maghasa ng kutsilyo. Kaya ang galing-galing ko pong manghasa ng kutsilyo. Yan, sige. Anak, sige lang. Hasain mo. Pinahasa sa akin ng pinahasa. Tapos sabi niya, ayun, islicein mo na yan. Yung patatas o yung carrots ba yun? Nislice ko, Daddy, ang talim. O, kunin mo pa yung karne. Yung may puto. Sige, islicein mo. Nislice ko, ang talas. Sabi ni Daddy, anak, ikaw yan. Alam mo, matalino ka rin. Matalino ka naman eh, sabi niya sa akin. Pero, kailangan mong hasain. At pag ikaw, naging hinasa mo na hinasa yung talino na binigay sa iyo ni Lord, dadaigin mo yung mga matatalino na kaklase mo. Alam niyo po, hindi ko yung nakakalimutan hanggang ngayon. Na-share ko pa po nga yan kay Jairus eh. Nung time na pumunta sila sa hospital, tapos nagdo-doktor pa siya nun. Tapos ngayon, doktor na siya. Pero po, yun po, ganun po si God the Father. Sabi niya, He always trusts. Alam niyo, kahit feeling mo hindi mo kaya, pagtitiwalaan ka, He always hopes. Kung tayo nawawalan ng pag-asa, siya hindi.
May pag-asa ka pa. Sa nangyayari sa buhay mo, may pag-asa pa. He always persevere. Hindi ka niya iiwan. Talagang tutulungan ka niya na kaya mo yan. Tapos, his love never fades. Alam niyo po yung saya ng tatay ko nung from average po ako na bata. Sa 15, sa 27, 30 ako. Biglang dahil doon sa encouragement ni daddy na hindi siya nawala ng pag-asa sa akin. Na, oo, hanggang dyan ka na lang. Hindi. Talaga sabi, anak, hindi. Matalino ka. Hindi mo lang hinahasa. Talagang nagpuyat po ako, nagpuyat noon. Talagang dahil sa pagmamahal na kita ko sa tatay ko. Ganun po ang Panginoon, yung pagmamahal niya sobra para hindi ka, alam mo yung gagawin mo lahat para magbigay ka ng honor sa kanya. Tipo ganun na po yung pagmamahal na meron sa atin. Yung hindi ka na mahiya, yung kahit anong sa bagay, saan maliliit na bagay, ipagmamalaki mo siya dahil anak ka ng Panginoon. Ganun po. Hanggang sa dumating po yung time na bigla lahat ng mga teacher from average kid, naging top 3 po ako. Hanggang naging top 5, tapos naging top 3 na. Kaya ko pala. Kaya po yung pagmamahal ni Lord. Kahit na nandoon ka pa sa pinaka-lowest, unti-unti nag-i-improve yan dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Hanggang mamaya summa cum laude na tayong lahat. At we will give honor to our Father in Heaven. Sabi ko nga po, kahit hindi tayo summa cum laude dito sa lupa, sana pagdating natin sa langit, we will give Him the honor that He deserves. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Mga kapatid, live as God's child. Do it all for His glory. So yun po ang ating message today. Tandaan niyo po yung pagmamahal ni Lord. Make it your confidence. Nasa sa Kanya ka na. You are part of the forever family. Good morning, kapatid. So, yan po. Good morning po sa lahat. And see you again tomorrow. Sige po. Pray na po tayo. Father God, salamat po sa pagpapaalala na kami po ay anak na ninyo. At salamat po sa pagpapaalala kung gaano nyo po kami kamahal lahat. Patawarin nyo po kami kung nawawalan po kami ng tiwala sa aming mga sarili at nanghihina. Lord, salamat sa mensaheng ito. Tulungan niyo po kami na talagang mag-persevere katulad ninyo. Tulungan niyo po kami, Lord, na ma-endure ang lahat hanggang sa pagdating niyo. May we honor you, Lord God, pagdating namin dyan. Dito pa lang po sa lupa, Lord. Help us to bear fruit, Father God. Maraming salamat po ulit. In Jesus' name, Amen. Good morning!